babae. Yung ano? Ano nga ba? Mukha. Katawan. Dahil mahilig sa sex si Sir. Tingin ko ang titingnan ni Sir ay legs. Sa tingin ko, pag may dadaang babae sa harapan ni Sir, ang una niyang titingnan, syempre yung nauuna sa babae kapag nilalakad. Yun ay ang loving. Sa tingin ko po, puwet. Wala lang, sa tingin ko lang. siguro ilong. Kasi mas maganda yung kakalabasan ng mga bata if ever na maging asawa niya yung babaeng nakita niya. Mas matangos, mas maganda. Yung mukha. Ayaw ni Sir ng pangit eh. Una niyang titingnan ang mata. Bakit? Magaling kumilati si Sir ng ano eh. Na personality. At yun ang palagay ko gusto niyang unang makita. Agad. Sa tingin ko, ang unang titingnan ni Sir Benjie pagka may babae ay ang kamay. Titingnan niya kung may sing-sing na. Sa tingin ko, una niya titingnan yung mata. Kasi titingnan niya kung may spark sila ng babae. Boobs! Eh kasi lahat naman ng lalaki, yan yung unang tinitingnan. Ang unang titingnan ni Sir, syempre, sa palagay ko ay mata pa rin, mata. Bakit nga ba mata? Wala lang, syempre siguro kasi yung height ni Sir, medyo ang mga babae halos makaka-height lang. Mukha, kasi pogi si Sir, kaya kailangan maganda yung mukha. Ang unang titingnan ni Sir Benjie kapag may dumangang babae, damit. Kasi it represents, syempre, kung ano yung personality ng isang babae. Baka may nakaraan siya na pinakain siya ng spaghetti kaya hindi niya nagustuhan. Ayaw ni Sir na spaghetti kasi nga, mas ano, nakakaasim ng tiyan. Kaya nakakawala ng ganang kumain. Ayaw niya ng spaghetti kasi pampahaba ng buhay. Ang tingin niya siguro sa spaghetti ay slimy. Hindi mo nakuwet ko na alam ko yung gusto ko yung spaghetti. Lumaki kasi siya sa may Samora na ang palengke tinitinda na sa programa. Yung mga spaghetti, pancit. So ang thinking niya, hindi masyadong salita kasi yung spaghetti. Yes, isang henyo si Sir kasi marami siyang alam. Ang alam ko kasi ginugugil niya rin niya. Naniniwala ko isang henyo si Sir kasi mahilig siyang makipagtalo, makipagdiskusyon. Hindi siya sumusuko sa mga ano argumento. Ako naman, naniniwala ko na henyo. Pagharap pa lang sa mga parent, kitang-kita mo naman kung paano sumagot si Sir. Diba? Na ipaglalaban niya yung mga teachers. Lahat ng mga staff. Isang henyo si Sir. In a way, naniniwala ako kasi magaling mamiloso mo si Sir. Oo naman, kasi halata naman na kapag nakikipag-usap siya sa ibang tao o kahit kay Ma'am Ellen din, syempre, di ba nakikipagtalo siya na kung ano yung tama. At kung ano yung tama, yun yung ipaglalaban niya. Naniniwala akong henyo si Sir Benjie dahil alam niya lahat ng bagay. Noong una, akala ko talaga genius siya kasi lahat ang itanong ko, alam niya. Kaya lang nahuli ko siya minsan habang tinatanong ko siya sa office. Kasi kaling secretary ko pa siya noon Habang tinatanong ko, ano pala yung bato? Ito sumagot siya, sabi niya sa akin. Ma'am, ganito lang yan ganyan. Super explain. Ano, gulat ako? Ay, alam. Oh, no. Only to find out, habang parang nagtatanong ako, nag-google siya kasi nga lagi niya ka-acting yung computer niya. So, sabi ko, mabilis lang ang kamay. Sa ilan naging girlfriend niya, siguro sa simulan natin sa pagkabata.
sa elementary siguro dalawa. Sa high school mga tatlo. Sa college mga dalawa. Mga pito lahat. Tingin ko marami siyang naging girlfriend kasi sa mukha pa lang niya eh, mahilig siya parang chick boy siya. Eh. Magkagalit. Ano? 10? Kasi, ang gwapo ni Sir. Kulay pa lang. Taog na, girls. Naging girlfriend ni Sir, siguro naman, mga isa or dalawa? Mga nasa 10? Kasi, pangalaman naman po, nahilig manligaw si Sir. 30 plus? Kasi sa palagay ko, kayang manligaw ni Sir kahit sa tingin lang. Si Sir, siguro sa palagay ko, naka-girlfriend siya ng mga tatlo. Tatlo ang naging girlfriend niya kasi napaka-guapings niya nung araw. Okay. Encyclopedia. Dahil kahit anong itanong mo, para siyang encyclopedia, ang daming alam na sagot. Kaya hambing ko si Sir sa isang bagay. Isa siyang bamboo tree. Bamboo tree kasi, yun nga, mahusay siya kahit ano yung, kahit sinong parent, kahit sinong makausap o kahit sino pa mang mga parent, talaga namang kitang-kita yung ipaglalaban niya kung ano yung panunod. Kung hihahambing ko mo sa isang bagay si Sir Benjie, siguro computer. Kasi ano, matalino ka sa kamagaling. Lahat ng information na kailangan mong laman, parang nandun niya sa kanya lahat. Yan lang. Siya ay isang libro. Bakit? Kasi napakarami niyang alam. Postiso! Kasi nakakairita pag wala siya. Pero pag nandiyan na, mapasmile ka naman ng maganda. Kung isang bagay si Sir Benjie, para sa akin, isa siyang bola. Okay. Nung nasa college siya, bato. Kasi parang sa sobrang higpit niya, okay lang yung kahit anong pakiramdam mong kausap, okay lang sa kanya. Pero nung nandito na, nabago siya, para siya naging kopong, nilambot siya bigla. Diba ganun? So, bato at kopong. Depende sa panahon. Mamimiss. Lahat mamimiss ko kay Sir. Yung amoy niya. Kasi amoy yosi. Yung hindi ko mamimiss kay Sir pag nawala na siya, siguro yung makita lang siya ng opo. Aligaga siya eh. Ang hindi ko mamimiss kay Sir yung pagpapagawa niya na reflection. Ano ang hindi ko mamimiss kay Sir? Hindi ko mamimiss yung pasungitan niya. Madalas kami nag-aaway dahil dati. Kasi feeling nila, meron pa ako isang hindi namimiss bukod sa kasungitan. Hindi ko mamimiss yung pagiging patriarchal. Kasi feeling ni Sir, lalaki lang ang magaling sa mundo noong una. So ngayon, hindi ko na mamimiss yun kasi na-admit niya na yung katotohanan ng mas magaganda tayo ng babae sa kanila. Nagalit nyo. Dahil marami siyang chicks na nagkakagusto sa kanya. Sa tingin ko magandang lalaki si Sir dahil mataas yung kanya self-confidence. Magandang lalaki si Sir kasi naaastigan ako sa kanya. Kahit yung mga pagbibiro niya, yung mga bagay na ginagawa niya, lahat ng mga sinasabi niya sa atin, nakakatulong yun eh, para, tsaka yung ugali ni Sir na pagiging mabait, nakakatulong yun para masabi ko na si Sir ay isang magandang lalaki.
siya ang aking principal. Magandang lalaki si Sir dahil siya ay isang totoong maginoo at malambing. Dahil kulay na naman. Dahil ang ganda ng kulay ni Sir. Ang ganda niya mag-smile. Palangiti siya. Dahil mabait siya. Saka dahil sabi niya, magandang lalaki si Sir Benjie dahil sa tingin ko marami siyang naging girlfriend. Magandang lalaki si Sir kasi matipuno siya at matalino. Magandang lalaki si Sir kasi hindi lang sa physical niya, kundi ganun din sa kalooban niya. Lalong nagiging pogi o nagiging magandang isang tao kapag mabait or mabuti yung kanyang attitude. Magandang lalaki si Sir dahil anak niya si Carlo. Si Sir ay pwedeng maging endorser ng sutlang sabon. Kasi meron pa siyang parang meron pa siyang ano ba to? Pagkakataon na kumuti. Kape, Nescafe. Dahil lagi siyang minum ng kape. Pasta. Kasi favorite nga niya yung spaghetti, di ba? O siya na ang mag-endorse ng pasta. Sir ay pwede maging endorser ng veg. Pwede siyang endorser ng sabon. Okay, sa tingin ko si Sir pwede siyang maging endorser ng men facial wash. Kasi most of the time nakikita ko yung mukha niya pero nagiging oily. Sorry, sorry. Or siya sa isang nang isang eskwelahan. Kung endorser si Sir ng isang gamit, siguro sapatos kasi hindi ko alam kung mahilig siya sa sapatos or black shoes, yung gano'n, yung leather shoes, yun yung kanyang i-endorse. Ng polo, ng slacks sa sapatos. Pwede siya mag-endorser ng Marymount kasi, for you. Si Sir ay pwedeng maging endorser ng checkered na polo kasi sa mga nakikita ko sa damit niya, puro polo eh. Yun, polo o kaya polo shirt. Ayan. Si Sir ay pwedeng maging endorser ng underwear. Kasi nga, macho! Gumawa ka ng sablay. Pinakamabilis na paraan para mainis si Sir, umarte ka na tatanga-tama ka. Ayusin yung trabaho mo, may inisya sa'yo. Saan? Alam mo na, siyempre. Alam na lahat yan, pakainin na spaghetti. Siguro dalawa. Ano, yung hindi ka magsasabi pag mag-a-absent ka. Tsaka, hindi mo gagawin yung trabaho mo. Ano, sa tingin ko yung pinakamabilis na paraan para mainis si Sir, yung huwag mong gawin ng maayos yung trabaho mo, huwag ka magpaalam sa kanya, yun, magagalit siya. Kasi dati na-beast mode siya sa akin. Well, ayun. Pinakamabilis sa paraan para mainis si Sir. Madalas kong mainis yun. Pag kinontra ko yung pinaglalaban niya, mainis siya. Tapos wala siyang magawa na yun. Ako nilos. Doon siya mabilis na yun. Maria. Dahil Benjamin ang alam kong pangalan ng daddy ni Sir Benjie. Kung siya ay naging babae, pangalan siguro ng mami niya. So, Nieva. Ang din na pangalan si Sir. Si Buracha. Kung magiging babae si Sir, ang bagay na pangalan sa kanya ay Evangeline. Kasi katunog ng Benjamin. Ay, maganda. Ang ipapangalan ko kay Sir Benjie, pag babae siya, Brihilda.
M. Moronia. Kung magiging babae si Sir, ang name na bagay sa kanya ay Benjamina Moronia. Ano, siguro Talia. O kaya Marimar. Benjilin. Ang bagay na pangalan kay Sir, kung magiging babae siya ay Elena. Para sa akin, ang magandang pangalan ni Sir kung siya'y naging babae, sa akin lang, maganda niyang pangalan na maging babae ay Jennifer! Kasi lagi siyang hinahanap, nasan si Jennifer? Pelikula na pwedeng pangilahan ni Sir ay Hindi Kita Malilimutan. Ako si Superman. Si maganda at si malakas. Kung magkakaroon siya ng pelikula, ang lalaking mabulin. Kung magbibida si Sir sa isang pelikula, siguro ang title ng pelikula, kung merong ang probinsyano, yung kay Sir naman, ang makisig na si Bench. Yun lang. Kaping mainit. Ang magandang pamagat ng pelikulang pagbibidahan ni Sir para sa akin, gagawin ko siya ng pamagat na ang lalaking hinugot sa aking tadya. Habulin mo ako, babaeng lumpo. Yan. Yun lang. Kula ni Sir. Sino muna ba ang kamukha niyang artista? Koko. Ang panday na lang? Pwede yung probinsyano. Papalit siya kay Koko Martin. X-Men. Siya si Professor X. Kasi i-improve niya lahat ng alam mo at matututunan mo pang iba. Ay, ito nang bilay kong magbibitahan ni Sir ngayon o dati pa. Yung ngayon, sa pagitan ng mga hikmik at pag-tili na hindi niya. O kaya, tigas-tigas na lang. Thank you, Sir, sa lahat. Sa una, sa pagtanggap sa akin. Pangalawa, sa pagpapasensya, sa kabutihan po ninyo sa amin. Maraming salamat po kasi marami po kaming natutunan sa pag-stay po namin dito. Marami kami natutunan sa pag-stay po namin dito. Sa mga na-impart nyo po sa amin na mga karunungan tungkol sa pagtuturo at tungkol sa pagiging empleyado. Maraming salamat po sa lahat ng natutunan po namin. Angat ko lang po na sana, saan man po kayo makarating, ingatan nyo po yung kalusugan nyo para po sa future nyo. Angat ko po sa inyo lahat ng mabuting bagay. God bless po. Salamat po. Sir, thank you po sa lahat, sir. Ha? Kasi marami po ako natutunan sa inyo. Kayo po yung nagsilbing pangalawang magulang po namin dito sa loob ng eskwelahan. Kaya niyo po kami pinapagalitan, alam po namin na mahal niyo po kami, ganun din naman po kami sa inyo. Kaya lagi po kayong mag-iingat, magpalain po kayo na inyo. Maraming salamat. Sir, magandang araw po. Sana po, hindi natin alam kung saan po kayo mapupunta, kung saan field po kayo magtutungo. Pero po sa maikling panahon na una sa lahat, salamat po kasi warm yung pag-welcome niyo sa akin bilang teacher. Na sobrang blessed ako kasi yung iba nahirapan sila maghanap ng trabaho, pero ako po nung pumunta ako dito, tinanggap niyo agad ako. Salamat po sa lahat ng natutunan ko sa inyo, especially sa professional ko, sa professional life bilang teacher. Kahit may time na umiyak po ako sa inyo, sa harapan ninyo, may mga naging problema, pero po nandyan po kayo, willing para i-correct ako, itama ako sa aking pagiging teacher. Salamat din po sa mga happy moments na kasama namin kayo dahil dyan po, naging cool principal namin kayo. Maraming salamat po sa
sa mga moments na nagkaroon tayo ng bonding, sa mga learning, sigit po sa lahat na natutunan namin sa iyo. Ayun po. Sa lahat po, maraming thank you, sir, kung saan man po kayo mapupunta, kung mananatili kayo sa bahay nyo, or patuloy kayo magtuturo po, continue being you po, at may God bless you more. Salamat. Sir, may kasabihan nga po tayo, kung nasaan yung tao, nandun yung anino. Kaya, since alis na po kayo, susunod po ako sa inyo. Text nyo po ako saan kayo pupunta kasi susunod po ako dun. Pero, seriously speaking, thank you very much po sa chance na binigay nyo po sa akin. Sa mga gandang subjects na naituro ko. I gained so much from this school. I gained so many things from you. I learned so many things from you. Thank you for being the best principal na na-meet ko. And I wish you all the best. Better health. Sana po pataba po ulit kayo at mag-iingat po sana kayo lagi. God bless you, sir. Hi, sir. Kailangan daw po magbigay ng message, but parang ang hirap pong magbigay eh. Ang hirap pong mag-isip ng message na dapat ibigay namin sa iyo o ibigay ko sa iyo. Siguro ganito na lang po. Sana po sir, wag niyo na lang po kaming, wag po sana niyo kami makalimutan. Kung nakonsumi man kayo sa amin, sana po sir yun po ang makalimutan ninyo. Pero sir, so far po I can say that you have taught us a lot. Sa akin po, ako before kasi I usually came to school late, pero since nung kayo po ang naging principal namin, ayan, ako, meron pong times na nakakatanggap na rin ako ng certificate na hindi ako late, diba? Na perfect attendance. Marami pong mga bagay kayo na ituro sa amin na pagka inisa-isa ko po ay kukulangin ng oras. Alam niyo na po yun kung ano po yung mga naibigay ninyo sa amin. And rest assured that we will not forget all those things. Bon voyage, sir. Sir Benjie, salamat po sa una sa pag-hire niyo sa akin, tapos nakita ko po na napaka considerate nyo. Walang nga nung kaplastikan, tsaka nakita ko na mabait kayo. Compare dun sa mga naging boss ko before, masasabi ko mabait kayo tsaka considerate. Madali kayong, magaan kayong kasama sa trabaho, maraming matututunan yung mga makakasama nyo sa trabaho. Although, nakikita ko din naman na meron, hindi mawawala yung pagiging stricto nyo. At tsaka, yung gusto niya palaging maayos at maganda yung trabaho. Salamat po sa experience na kasama kayo, sa mga natutunan ko sa inyo. Kahit saan po kayo magpunta, alam ko naman na makikita ng mga nasa paligid nyo yung ganda ng kalidad na trabaho na gusto nyo at saka kung paano kayo magtrabaho. Maraming salamat sa mga naibahagi nyo sa amin. Mga naibahagi niyo sa akin. Although hindi ko na yun masasabi ng isa-isa, pero salamat po. At saka, ingatan niyo po yung kalusugan niyo. Happy birthday din po. Thank you po, sir. Sir, kahit ka umalis, sana bumalik ka pa rin dito sa amin. Pero tulungan mo pa rin kami dito. Huwag mo kaming iiwan. Hi, sir. Mamimiss ka namin. Sana huwag niyo kaming kalilimutan kahit sa ang journey ang niyo pong narating. Lagi namin iisipin yung mga itinuro niyo sa amin. Malaki po ang naitulong noon. Marami kaming nakuhang mahalagang bagay tungkol sa edukasyon. Magaling po kayong sa akin. Magaling kayong professor. Magaling kayong principal. Sana po sana tumagal kayo dito, kaso yun nga lang, naging maliit lang po yung ating pagsasama.
Pero siguro kung tumagal-tagal po yung pagsasama natin dito sa school, marami pa kami matututunan sa inyo. God bless po. Maraming salamat. Una-una po sa lahat, maraming salamat po sa pagtanggap dito sa bagong pamilya natin, sa MPC, Marymount Professional College. Ito masasabi ko po, una-una maraming salamat dahil po sa dito at sa chance na magturo dito sa MPC. Napakasaya ko po nung naging miyembro ako ng bagong pamilya ko, bagamat malayo po sa pamilya natin. Pamilya ko sa Lite. And then next is sa pagiging sa mga pieces of advice na binibigay niyo sa amin sa mga seminars. Sali po sa lahat-lahat po eh. Pati nga po damit. Sali sa barong na binigay niyo, napaka-swerte kasi minsan lang po ako binibigyan ng tao ng mga kagaya na po. Tsaka, papasalamat din po ako sa pagiging tatay-tatayan po sa amin lahat. Pinag-unite niyo po kami, hindi po katulad sa ibang school. Napakalaki po namin na dito, hindi miyembro kami sa MPC. Hindi lang po yun, mas na-enhance pa po yung kakayahan namin ng magturo at nagawa namin na lumabas sa comfort zone namin kung saan ano yung iniisip namin, in-imagine, natuturo po namin ang dahil po sa inyo sa pagsusuporta sa amin, sa lahat ng gawain po sa school. Maraming salamat po sa pagiging tatay. Hi, sir! Una po, thank you po dahil syempre tinanggap niyo ang beauty ko sa school na to. Thank you po sa pagtutanggol po sa akin, sa mga magulang, sa pagsama po sa akin sa bawat step sa paglaban sa kanila. Joke lang po, hindi po natin sila nilalabanan. Sir, nung nagpaalam po kayo na naging emotional po ako kasi pakiramdam ko isa ding burden sa inyo yung pero the rest, maraming salamat po sa lahat. Hi sir, unang-una po salamat sa pagtanggap sa akin tsaka sa mga bagay na naituro niyo po sa akin. Marami po akong natutunan sa inyo kahit sa paggawa po ng reflection, paggawa po ng walak. Napakarami niyo pong naituro sa akin. Salamat po sa lahat-lahat. Mamimiss po namin kayo. Sana po magawa niyo po kung ano yung mga bagay na gusto niyo. Advance happy birthday. Hello, sir. Mamiss po namin kayo. Alam po namin na kahit malayo po kayo sa amin, one call away lang po kayo. Una-una po, sir, nag-thank you po sa inyo dahil binigyan niyo po ako ng family. You make me experience ulit po na magkaroon ng father. Nagpapasalamat din po ako sa experiences na kuha ko mula po sa inyo, kung saan-saan niyo po ako nadala, at dahil po doon marami po ako natutunan. Maraming salamat po sa lahat, sir. Mag-iingat po kayo palagi. And we love you. Sir Benjie, nakakalungkot man po. Sandali lang, ikling panahon lang halos tayo nagkasama. Ngayon pa man, nagpapasalamat po ako sa pagkakataon na binigay niyo po sa akin na makatrabaho kayo at lalo-lalo na po sa tiwalang binigay niyo po sa akin para makabalik po dito sa MPC at makasama po yung mga kapamilya ko po. Maraming po salamat. Sir Benjie, alam ko po na sa bawat pagsubok na dadaan sa ating buhay mayroong maganda pong plano sa atin si Lord. So, alam ko po may maganda mangyayari po sa inyo. May maganda plano po sa inyo ang ating Diyos. Kaya, masaya na rin po ako. Kahit na medyo nalulungkot dahil magkakalayo-layo po tayo. Maraming
Maraming po salamat, Sir Benjie. Sir, sa isang taon na magkasama tayo dito sa MPC, marami po akong natutunan sa inyo. Bilang isang guro, lahat po yon na gamit ko sa aking pagtuturo at sana po sa susunod nyong magiging trabaho, kung ano man po yon, sana po kung ano po kayo sa amin, sana ganun din po kayo sa magiging kasama nyo. At kung bilang isang guro, siguro marami po akong natutunan sa inyo na magagamit ko pa kahit wala na po ako dito sa MPC. Yun lang po, sir. Mag-iingat po kayo. Advance happy birthday po. Sir Benjie, sa ikli ng pagsasama natin, halos 11 years. Thank you sa lahat ng mga tinulong mo sa akin. Sana magkatrabaho pa ulit tayo. Thank you. Salamat sa pagtanggap niyo sa akin dito sa Marymount. Salamat po sa mga bagay na binahagi niyo sa akin at sa iba pa pong teachers na wisdom. Salamat po dahil sa husay niyo sa pagtatrabaho ay nahawaan niyo po kami na maging mag-strive po ng trabaho na maayos at dekalidad. Maraming salamat sa mga memories na pinagsamahan po natin dito sa Marymount at lahat ng yun po ay hindi na makakalimutan. At nagpapasalamat kami dahil madami po kayong karunungan na maiiwan at asahan niyo po na gagamitin namin ito para mas mapabuti po yung school. At nawa po maging okay po yung inyong kalusugan at makahanap ulit kayo ng maganda pong trabaho. At nagpapasalamat kami para sa mga lahat ng naitulong niyo sa amin. Thank you po. Hello, Sir Benjie. Gusto lang namin magpasalamat sa'yo kasi nakasama ka namin ng 3 years since 2014 hanggang ngayon. So, sa pagiging principal mo ng ilang taon or 3 years, marami naman kaming natutunan sa'yo. Especially yung mga trainings, seminars, hindi rin namin makakalimutan ng mga teachers. So maraming salamat sa mga sa knowledge, sa lahat ng kaalaman na binigay mo sa amin. Thank you very much, Sir Benjie. Sir Benjie, maraming salamat po sa oportunidad na binigay niyo po sa akin. Salamat dahil binigyan niyo ako ng chance na makapagtrabaho dito sa MPC. Kahit madalas niyo po ako napapagalitan, alam ko po na para sa akin din po yung mga sinasabi niyo. Saka yun po, maraming salamat po. Sana po magkita pa tayo at mas humaba pa po yung pagkakaibigan natin, sir. Thank you po. Sir Benjie, bilang isang professor ko no college, alam kong marami ka pong alam na napaka-smart, isang professional, saka mabuting tao. Ano ba yan? mabuti ring guro para sa akin. At ngayon po na nakatrabaho kita, hindi lang boss ang turing ko sa inyo. Pangatlong ama ko na rin po. Ngayon, pero, naalis ka na po. Mamimiss kita. Sobra-sobra. Hindi ko rin po alam kung paano gagawin ko sa testa. Ang hirap po, lalo na pag wala ka. Parang feeling ko, yung puzzle na nakulang po, na hindi ko mabubuo kasi wala po kayo doon. Kasi hindi ko po kaya yung trabahong ginagawa ninyo na ipapasa niyo sa akin. Kaya po yun. Alam kong suportado naman po kayo sa akin. Sir, ang hirap. thank you po. Marami po akong natutunan sa inyo. Lahat-lahat po. Sa pagiging isang professional,
sa mga minsan kalokohan. Lahat po yung mamimiss ko sa pagiging tatay, sa pagiging sweet po sa akin. Mamimiss ko po yung pagtawag niyong Catherine, kape. ano pa, lahat po saya. Salamat po sa inyo. Sana po dumalaw po kayo. Sir, masabi ko po unang-una, maraming salamat po kasi marami po akong natutunan sa inyo, lalo na pagdating sa mga finances, pati po sa mga strategies na tinuturo ninyo, at saka po kung paano po ma-develop yung personal esteem ng isang tao, at saka po mamamiss namin kayo sa inyo. Hello, Sir Benjie. Maraming salamat sa pagtanggap sa akin sa Mary Mount at na-impart po ako ng FPC. Salamat po kasi pinaramdam niyo sa amin na ano po sa akin na may taong magtatayo bilang tatay kasi alam niyo naman po na interview na ulang po ako sa pagmamahal ng isang ama. Salamat po kasi dito sa FPC naranasan kong mahalin ako ng isang ama at tumatay yung ama dito sa school. At naranasan ko rin mahalin ako kahit hindi ko man kamag-anak. Salamat po Sir Benjie kasi nabigyan ako ng chance dito sa MPC na mas matuto, mag-excel. At binigyan niyo po ako ng chance na lumahok sa Macy Prisa at first time ko po nagkaroon ng medal. Salamat po kasi nade-develop po kami holistically buong pagkatao po namin. Hindi lang po bilang guro dito sa MPC, kundi yung pagiging pagkatao po namin, paglabas po namin ng school at kung saan man kami mapadpad, at tinuro nyo din po na maging proud kami sa sarili namin sa kung ano po kami, dahil nahubog nyo po kami ng buong buo at maayos kahit bago pa lang po ako dito. Salamat po at stay healthy po. Sana gumaling na po kayo, at mag-iingat po kayo palagi sa pagdadrive. Pagdadasa po namin kayo lagi na pag-ingatan kayo ng Panginoon at gabayan po kayo sa lahat ng inyong mga pupuntahan at lalakbayin. Salamat po ng marami, Sir Benjie. Hi, Sir. Si Sir nagsimula dito noong 2014. 14, 15, 16, 17, sa apat na taon, Sir, na pagsasama natin dito sa paaralan. Minsan may tampuhan, pero the rest is mas maraming masaya nating pagkakataon na nagsama dito sa Marymount kahit may konting tampuhan. Sir, first of all, I would like to thank all the knowledge that you imparted to us. Sir, sana lahat ng nangyari sa atin na medyo hindi maganda, i-erase mo na yun, Sir. Sana, basta, Sir, thank you sa lahat ng knowledge na na-impart mo sa akin, lahat ng pagbabago sa life ko tungkol dito sa eskwelahan. Thank you very much, Sir. Hello, Sir. Salamat po kasi, finally, nakumpleto po yung family ng MPC. Kasi dati, meron kami nanay lang. Pero ngayon, nagkaroon ng tatay ang school. And hindi po nakakapagtaka na na-bless ang school ng sobra-sobra under your leadership. Kasi diba, Sir, yun ang tamang pattern. Diba sabi sa Bible that men should be leaders? Men should be the frontliners. Kaya po, salamat kasi po, God brought you to Marymount, and
pasensya na po dahil kung wala man kaming magawa sa ngayon, hindi pala wala, sir. Punong-puno kami ng prayers na umaasa kami na magkakasama, sama po tayo ulit. And we really claim it by faith. Kami lahat ng teachers, kasama ni ma'am, kasama ng lahat ng staff nila, Miss Jack, at ng iba pa. Salamat, sir, dahil hindi ko na halos maalala na yung may mga masungit na moments or mga masasakit na moments dahil napagalitan mo ako or dahil nahirapan ako sa trabaho. Pero mas nakakalamang ko yung memory na talagang ang dami-dami kong natutunan sa inyo. And salamat po kasi nakita ko po yung kung paano mag-alaga ng teachers. Si Sir ang isang Sir Benjie. At napakasarap po talaga. Napaka-warm. And it really made me feel proud that I am a teacher here at Marymount. So, basta po, alam ko sa puso ko, sir, nararamdaman ko makakasama ka pa namin sa work, kung saan man. Hindi po nagpapaalam yung heart ko. Lagi ko naman po sinasabi sa inyo yon. Basta yun nararamdaman ko, sir. I will just put my faith and trust kay God na talagang iti-bless niya. Kasi whatever good work that He has begun through you, sir, for Marymount and for all of us, He will surely continue it. He will make a way na mag-continue po yun. Kasi it brings goodness to all of the people, especially to our students. Thank you, sir. And I really wish, Lord, yung, sir, yung good health for you. So, lahat ng mga health problems that you're facing right now, I pray na sana po ma-overcome po at ma-restore po yung good health sa inyo. Long life, sir, and advance. Happy birthday. Thank you, sir. We love you, sir. Ano ba ang sasabi ko kay Sir Benjie? Hindi ako makapagsalita. Actually, umalis kami kanina ni Teacher Doty. Nung pabalik na kami sa biyahe, galing sa Tuninyo, sa haba ng biyahe, bigla ako napaiyak. Sabi ko, Teacher Doty, naiiyak ako. Bakit Teacher Luisa, sabi niya. Sabi ko, naalala ko si Sir Benjie ko, anong i-message ko sa kanya. Nandito pa lang tayo, hindi pa ako maharap sa camera. Naiiyak na ako, paano pa ako magsasalita? Naaalala ko yun hanggang kumakain kami. Pag naaalala ko, naiiyak ako. Ano nga ba yung i-message ko kay Sir Benjie? Hindi ko po alam kung ang sasabihin ko Sir Benjie. Kaya lang, napak na naiisip ko na wala kaming magawa. Sa pag-alis mo, dun po ako naiiyak. Yun po yung kinakasama ng loob ko, kinakasama ng loob namin. Na, bakit aalisin yung isang tao na maganda naman yung ginagawa? Nakakasama sa ng loob, sa may-ari, na hindi niya nakikita yung mga dapat nakikita niya.
na ginagawa yung para sa eskwelahan niya. So, hindi naman na natin yun mababago dahil ganun po talaga si Sir. Ang masasabi ko na lang po, Sir Benjie, sa tagal po ng pagtuturo namin dito, ilang administrasyon na rin po yung pumalit. Nawala si Ma'am Ellen, dumating si Ma'am Ellen, kasama kayo. Parang nabuhayan po kami ulit ng loob. Nakita namin kung paano kayong magtrabaho. Which is talaga namang na-appreciate namin. Maraming salamat, Sir, sa lahat ng sinishare ninyo sa amin. Lahat po ng mga natutunan namin sa inyo. Kaya alam po, hindi talaga namin kayo maipagtanggol sa may-ari. Which is... nakakaginti po on our part. Pero kaya nga po nang sabi nila, wala naman tayong magagawa. Anyway po, nandiyan lang naman kayo. Hindi pa rin naman kayo mawawala dahil alam naman po namin naging parte kayo ng Marymount, ng IUF. Hindi po namin kayong makalimutan. Marami pong salamat, Sir. Marami pong salamat. Ayoko na. kaya natin po, Sir. Adya. Kaya natin po. Lagi natin kaya yung lahat, di ba? Lalo na ka. Lalo ka na. Ikaw yung nag-support during the time na may problema ako. Sakaling gusto kumalis. Ikaw yung malakas ang loob. Sana ngayon, ikaw pa rin yung malakas ang loob sa akin na lang. Yun lang. Adya. Sir! Sa tatlong taon po natin pinagsamahan, ito lamang po ang masasabi namin sa inyo. The best learning environment for you!